Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po huwag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya huwag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Magandang gabi mga kapuntos, at sa gabi na ito po ay meron pong balon na lumiikot-ikot. Okay, ganun pa man, salamat po sa lahat ng mga sumusubaybay, nagpa-follow sa ating YouTube channel dito sa Punto por Punto. At sa gabing ito, ako po yung nakatoka para magbigay ng aking topic sa oras na ito. At ang tatalakayin ko pong topic ay patungkol po ito doon sa post ni Angelito Narbay, na hindi ko alam kung bakit para yata dinilit. Kung saan ay kinocongratulate niya itong si Fernando Camacho dahil napatunayan daw ni Fernando Camacho na ang RCC daw ay sulpot. Okay, so sa mga ganyang klase ng mga comment na patutsada, no? What I thought kay Angelito Narbay is marunong daw siya na ano, na hindi daw siya gaya ng iba daw, dahil siya daw yung tipo daw na ano, na marunong daw rumispeto, no? Rumispeto daw, pero mukha yata na nahahawa na sa ibang mga posters, nagpapatutsada na. Eh dahil doon, isa po itong challenge para sa akin na magsagawa ng isang debate review kung talaga bang napatunayan ba ni Fernando Camacho na ang RCC ay sulpot. Narito ang ating mga video na ating pagbabatayan. Sang-ayon sa banal na kasulatan, ang iglesia hindi nagmula sa bagong tipan. Ayun, so sabi ni Fernando Camacho John doon na ang tunay ni iglesia daw hindi daw nagsimula sa bagong tipan. Doon pa lang may palpak na. Dahil ang iglesia ang pinag-uusapan dito is RCC. No, RCC. Sulpot na iglesia. Ngayon, ang tunay na iglesia at ang RCC is a Christian religion. It is a Christian church. So, pag sinabing Christian church, ang Christian church hindi nagsimula sa lumang tipan. Kaya yung sinasabi niya, ang tunay na iglesia ay hindi nagsimula sa lumang sa bagong tipan, yun ay isang malaking kapalpakan. Diba? Tuloy natin ang naturang video. Ito yaong naroon sa iglesia sa ilang nakasama ang anghel na nagsalita sa kanya sa bundok ng Sinai at kasamang ating mga magulang na siyang nagsitanggap ng mga aral na buhay upang ibigay sa atin. Kailan po nagsimula ang iglesia? Buhat pa sa lumang tipan. Ngayon mga kapuntos, ginamit niya ang gawa 7:38 na tumutukoy ito sa iglesia na nandoon sa ilang. Nakapagtataka lang, bakit ang ginagamit nila kadalasan palating sa bagay na yan, yung ang dating Biblia? Ba't hindi nila magamit ang magandang balita Biblia? Alam niyo kung bakit? Kasi sinasakyan nila ang pagliligaw. Sa panahong ito, ito ay nangungopya na sa doktrina ng ang dating daan. Ang sentido po ng talatang yan, si Esteban ay kaharap niya ang mga pangulong pari ng mga Israelita. Kinikwento niya ang kasaysayan ng mga Israelita. Kung paano nagsimula ang kanilang iglesia. Sa madaling salita, ito ay tumutukoy sa iglesia ng mga Israelita. Yan ha.
Ang pinag-uusapan kasi, iglesia ng Kristiyano, hindi iglesia ng mga Israelita. Na? Na ngayon, simula noon, sa doon sa ilang, hanggang ngayon, tinatawag na ito, sa panahon natin ngayon, tinatawag na itong Judaism. Yung nandoon sa ilang, nakarating yun sa panahon ni Kristo, kaya nga si Kristo, nung kanyang kabataan, pumapasok doon sa iglesia nila, sa sinagoga. Hindi ba? Huwag mong sabihin sa akin, Camacho, yung sinagoga ang pinasokan niya, yun ay sinagoga ng mga natalikod na. Hindi pala yun tunay na iglesia. Daming palpak. Bakit? Ina-out of context kasi. So yung 738, tumutukoy po yun sa nangyari sa mga Israelita doon sa ilang. So kung tutuusin nga, in out of context ni Camacho, so hindi yun pamunto. Hindi yun pamunto, kundi pagliligaw ang pag-interpret niya sa talatang yun. Kaya tinutukoy doon na iglesia, hindi naman iglesia ng mga Kristiyano. Okay? Ang tema, iglesia ng mga Kristiyano. Kasi ang Roman Catholic Church is a Christian church tracing its history back to the first century. Oh, yan ang topic, RCC. So dapat sana nakafocus itong si Fernando Camacho sa Christian Church at hindi sa iglesia ng mga Israelita. Kaya palpak talaga si Camacho. Pangalawang talata. Sa Kapitulo 13, talatang 10 hanggang 11 ng Jeremias, mababasa natin na yung kanyang itinayong iglesia nagkaroon ng kapintasan. Yung bayang Israel na kanyang iglesia nagkaroon ng masalimuot na kasaysayan. Tinawag ang bayang ito na ganito, ang masamang bayang ito na ayaw makinig sa mga salita ko, na may katigasang sumunod sa kanilang puso at sumunod sa ibang mga Diyos upang paglingkuran at sambahin sila, ay magiging gaya ng pamigkis na ito na hindi mapapakinabangan, sapagkat kung paanong ang pamigkis ay kumapit sa baywang ng isang lalaki, gayon ko pinakapit sa akin ang buong sambahayan ng Israel at ang buong sambahayan ng Huda, sabi ng Panginoon, upang sila para sa akin ay maging isang bayan, isang pangalan, isang kapurihan at kalahatian, ngunit ayaw nilang makinig. Alam natin ang kasaysayan. Marami sa kanila matitigas ang ulo sa pagpapatuloy pa. 31, talatang 31 hanggang 32 ng Jeremias. Narito, ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na ako'y gagawa ng panibagong tipan sa sangbahayan ng Israel at sa sangbahayan ni Juda. Hindi katulad ng tipan na ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang kunin ko sila sa pamamagitan ng kamay upang ilabas sila sa lupain ng Ehipto. Ang aking tipan na kanilang sinira, bagamat ako'y asawa sa kanila, sabi ng Panginoon. Yung iglesia sa ilang na itinatag ng ating Panginoon, nagkaroon ng kapintasan. Okay. Ang iglesia na tinutukoy doon, sabi ni Fernando Camacho, nagkaroon ng kapintasan. Ang ginamit niya, panahon na ni Jeremias. So, ang iglesia na tinutukoy doon, yung iglesia ng mga Israelita, na ngayon tinatawag sa pangalan na Judaism. So, nagkaroon sila ngayon ng kapintasan. Ang Judaism nagkaroon ng kapintasan. Eh ano naman nangyari? Ano ang paliwanag ni Fernando Camacho dahil sa mga Israelita eh nagkaroon ng kapintasan? Ano naman ang kanyang paliwanag doon? Tuloy natin. Sa Oseas Kapitulo 14, talatang 1. Bagamat ganun ang nangyayari sa bayang Israel na siyang sinaunang iglesia sa ilang, ang wika ng ating talata, O Israel, manumbalik ka sa Panginoon mong Diyos, sapagkat ikaw ay nabuwal dahil sa iyong kasamaan. Ang iglesia sa ilang mga kapatid, dahil sa malaking kalapastanganan na kanilang ginagawa, sila ay nabuwal, ang sabi ng talata.
Subalit ganun pa man ang sabi ng Panginoon, ang sabi ng talatang, manumbalik ka niya sa Panginoon. Oh, ngayon, hinulaan din sa aklat ng Amos, Kapitulo 9, 11 hanggang 12. Oy, teka lang. Teka. Napansin nyo yun? Binasa lang niya ang Oseas 14:1. Pagkatapos doon, dumiretso agad sa Amos. Uy, mukha yatang may pagliligaw doon ah. May pagmi-mislead. Mas maganda basahin natin ang sinasabi sa Oseas 14:1 at ituloy natin para malaman natin bakit siya biglang tumalon doon sa Amos. Bakit ganon? So ating tingnan ang 14:1 ng Oseas. Ito ang sinasabi sabi ay ganito. Yan. Sinabi ni Oseas, mga taga-Israel, magbalik loob na kayo sa Panginoon na inyong Diyos. Napahamak kayo dahil sa inyong kasalanan. Magbalik loob na kayo sa Panginoon at sabihin ninyo sa Kanya, patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Tanggapin niyo po kami ayon sa inyong kabutihan upang makapaghandog kami sa inyo ng pagpupuri. Hindi na kami hihingi ng tulong sa Assyria. Hoy! Ay! Teka. Kaya pala sila nabuwal kasi sila ay nakisawsaw sa buhay ng mga pagano. Hindi na kami hihingi ng tulong sa Assyria at hindi na rin kami aasa sa mga pagkabayong pandigma. Hindi na rin namin tatawagin na aming Diyos ang mga Diyos-Diyos ang ginawa namin sapagkat kinaawaan niyo po kami na parang mga ulila. Ay, nako! Hindi ito binanggit nito paliliwanag ni Camacho. Ngayon, sumagot ang Panginoon, tuloy natin. Sinabi ng Panginoon, pagagalingin ko ang aking mga mamamayan sa kanilang pagkamasuwayin at taos puso ko silang mamahalin sapagkat nawala na ang galit ko sa kanila. Pagpapalain ko ang mga taga-Israel. Ako'y magiging parang hamog sa kanila na nagbigay ng tubig sa mga halaman. Sila ay uunlad gaya ng halamang inyong liryong namumulaklak. Sila ay magiging matatag tulad ng puno ng sedro sa Lebanon na malalim ang ugat. Sila ay dadami na parang mga sangang nagkakadahon ng marami. Sila ay magiging tanyag na parang puno ng ulibo na maganda at puno ng sedro ng Lebanon na babango. Mula silang maninirahan sa kinakalinga ko. Sila ay uunlad na parang trigong yumayabong o ubas na namumulaklak. O magiging tanyag sila na gaya ng alak ng Lebanon. Mga taga-Israel, lumayo na kayo sa mga Diyos-Diyosan. Ako ang tutugon ng inyong mga dalangin at ako ang kakalinga sa inyo. Poprotektahan ko kayo. Ako'y magiging parang puno ng sipres na mayabong na magbibigay ng lilim. Ako ang nagpapaunlad sa inyo. Sa madaling salita, sa panahon pa lang pala ni Oseas, nagbalik loob na ang mga Israelita. Kasi nangako ang Panginoon sa kanila. No? Nangako ang Panginoon. Pero, nakapagtataka ba't biglang dinugtong ni Fernando Camacho ang Amos? Bakit? Ha? Proven ba ng Bible scholar na ang Amos ay connected dito sa Oseas binabasa? Pakinggan naman din na paggamit niya ng Amos. Hinulaan din sa aklat ng Amos, Kapitulo 9, 11 hanggang 12, sa araw na yaon, ibabangon ko ang tabernakulo ni David na buwan. At tatakpan ko ang mga sira niyon. Ibabangon ko ang mga guho niyon. At aking itatayo gaya ng mga araw ng una upang kanilang ariin ang nalabi sa Edom.
at ang lahat ng bansa na mga tinawag sa aking pangalan, sabi ng Panginoon na gumawa nito. Mayroon ang hula ng iglesia sa ilang na siyang tinatawag ding tabernakulo ni David na siyang nabuwal dahil sa katigasan ng ulo ay muling itatayo ng ating Panginoon. Okay mga kapuntos, muli natin babasahin yung kanyang binasa sa ang Biblia, yun no, ang Biblia sa tapos Amos 9:11 hanggang 12. Gusto ko maipakita sa inyo yung pagliligaw na ginawa ni Fernando Camacho rito. Ang sabi ganito, sa araw na yaon ay ibabangon ko ang tabernakulo ni David. Ang sabi niya, ang tabernakulo ni David na tinutukoy rito ay ang iglesia sa ilang. Mayroon ang hula ng iglesia sa ilang na siyang tinatawag ding tabernakulo ni David. Sino kayang Bible scholar ang nagsasabi na ang tabernakulo ni David ay ang iglesia sa ilang? Ha? Sino kaya ang Bible scholar na nagsasabi na ang tabernakulo ni David ay ang iglesia sa ilang? Palpak talaga dito. Sabi nga sa diba sa ano, elementary right minus wrong. Diba? Pag nagkamali ka sa isa, mali na lahat. Dami niyang palpak eh. Kalain mo, 9:11-12, ang tabernakulo ni David daw ay tumutukoy daw sa ano, tumutukoy daw sa iglesia sa ilang. Hoy, tinangan natin. Ano ba ang paliwanag ng Tabernacle of David sa Amos 9:11-12? Ayan. So, ayun po dito, kung titingnan po natin, palakinan natin konti para mas klaro, ano? Ayan. Oh. Sabi doon, restoring the house of David, of Israel, to Israel. Here, God promised to restore David's royal line. Ah, ang tinutukoy pa lang na i-restore na Tabernacle of David, hindi pa lang iglesia sa ilang, kundi ang David's royal line. Palpak. Palpak si Camacho. Mayroon ang hula ng iglesia sa ilang na siyang tinatawag ding tabernakulo ni David. Mayroon ang hula ng iglesia sa ilang na siyang tinatawag ding tabernakulo ni David. Sobrang palpak ni Camacho. Oh, tuloy natin ang pagbabasa. Here, God promised to restore David's royal line fulfilled in the Messiah, Jesus Christ, who is of the tabernacle of David. Ayun. So yung nabu... Tinan niyo ha. Ang layo eh. Una, nagbasa siya sa gawa 7:38, iglesia sa ilang. Tapos, nagbasa siya sa 14:1, nabuwal ang iglesia sa ilang, sabi niya. Tapos, dinugtong yung Amos, Tabernacle of David. Yung Tabernacle of David pala is not referring to the church in the wilderness. Palpak talaga, no? Palpak talaga. Ating balikan, no? I will raise up its ruins and rebuild it as in days of the old. God promised to take what was ruined and to repair and rebuild it. Hindi pala ito tumutukoy sa iglesia sa ilang. Palpak talaga, Camacho. Palpak talaga. Sabi ni Angelito Narbay, napatunayan daw. Oy, sobrang palpak. Paano papatunayan na sobrang palpak nga? O, tuloy natin ang kanyang paliwanag. Ang iglesia sa ilang na ito, na nabuwal, na siyang ipinapakilala rin tabernakulo ni David. Palpak! Hindi nga yan iglesia sa ilang eh. Yung tabernakulo ni David, yan ang David's royal line. Yung kanyang, yung kanyang ano ba? Ano ba tawag dito? Yung kanyang ano ba, salinlahi ni David, hindi yan iglesia. Ikaw talaga macho. Ulitin ko talagang ginagawa mo. O tuloy natin. Ang sabi rito, sapagkat bagaman ang iyong bayang Israel, ay magiging parang buhangin sa dagat, tanging ang nalabi lamang sa kanila ang babalik. Ang pagkawasak ay iniutos na
na inaapawan ng katwiran. So makikita natin dito, mahalaga sa Panginoon ang nalabi sa kanyang bayan. Iyan. Ang sabi ni Fernando Camacho, ginamit niya ang Isaiah 10:22 kung saan meron siyang hinighlight na porsyon. Nalabi sa kanyang bayan. Ayan, no? So, may tutukoy dito na nalabi sa kanyang bayan. Yan tanong, ano ba mga pangyayaring nangyari sa Isaiah 10? O ating alamin, ating unahin pagbasa yung sinasabi sa Isaiah 10:5 para ating malaman, matunugan natin kung ano ba ang mga pangyayari, ano? Kasi pag natin binasa yung context, eh talaga may ililigaw tayo ni Fernando Camacho. Okay, J5 tayo, ang sabi ganito. Ikaw, Assyria, ang gagamitin kong pamalo, ang tungkod ng aking pagkapuot. Ah, so gagamitin pala ang Assyria para maging pamalo. Pamalo saan? Papaluin ng Panginoon ang Israel gamit ang kapangyarihan ng Assyria. So dito, sa context ng Isaiah 10, ito ay real life persecution. Ito ay actual persecution. No? Sinasabi dito yung mangyayaring persecution sa mga Israel. Tuloy natin. Isusugo ko siya laban sa isang bayang walang Diyos, isang bayang kinapupuutan ko upang ito'y wasakin at samsaman ng lahat ng yaman at tapakang parang putik sa lansangan. Jess, kung paanong pinarusahan ko ang mga kahariang sumasamba sa mga Diyos-Diyosan na higit na marami ang mga larawang inanyuan kaysa naroon sa Jerusalem at Samaria. Hindi ko rin ba gagawin sa Jerusalem at sa mga Diyos-Diyosan nito ang ginawa ko sa Samaria at sa mga imahin nito? Sa madaling salita, magkakaroon ng persecution sa Jerusalem kung saan ang Assyria ang gagawa. At ang sinasabi sa 22, ganito naman. Okay. Sapagkat kung sindami man ang buhangin sa dagat ang mga Israelita, ilan lamang ang makakabalik? Nakatakda na ang pagwasak sa iyo ayon sa nararapat. Ang wawasakin dito yung Israelita mismo. Yung mga Israelita ang wawasakin dito. Ang gagamitin yung mga taga-Assyria, wawasakin ng mga Israelita. At konti lamang ang makakabalik, ilan lamang sa kanila ang makakabalik. Ating basahin yan sa ang salita ng Diyos. Itong sinasabi sa 22, tingnan nyo ha. Kahit nakasindami ng buhangin sa tabing dagat ang mga Israelita, iilan lang ang makakabalik. Oh, Israelita is referring sa mga people of Israel. Kasindami sila ng buhangin sa dagat, pero iilan lang sa kanila ang makakabalik. Iilan lang sa kanila ang makakasurvive sa persecution. Yun ang tinutukoy ng naturang talata. Pero pakinggan natin kung paano ililigaw ni Fernando Camacho ang mga nanunood. Sa panahong ito, mga kapatid, tanging Seventh-day Adventist lamang ang hindi natitibag sa kanilang paniniwala na sila'y nalabing iglesia. Ano daw? Tanging Seventh-day Adventist lamang ang hindi natitibag sa kanilang paniniwala na sila'y nalabing iglesia. Ang Seventh-day Adventist ang nalabing iglesia? Hala! Saan niya kinuha yun? Saan kinuha yun? Uy, Fernando Camacho! Sinong Bible scholar ang nagsasabi na ang Seventh-day Adventist ang nalabi ng Judaism? Ngayon ko lang kay Fernando Camacho ko lang narinig na ang Seventh-day Adventist daw ang nalabi sa ano ang nalabi sa bayan ng Israel. Ano ba naman yan? Saan itinatag ang Seventh-day Adventist? Sa Amerika? Oh. Sino ang nagtatag ng Seventh-day Adventist? Si Ellen G. White. Saan naman galing si Ellen G. White? William Miller.
Saan naman galing si William Miller? Wala na silang alam doon. Ano? Uy, Kamacho. Ano ba naman yan? Sinong niloloko mo? Ano ang paniniwala ng Seventh-day Adventist? Ayon sa kanilang libro, The Alpha and Omega, Seventh-day Adventists believe that they are the continuators of the Millerite heritage. Tingnan ninyo ha. Kailan nangyari, Fernando Camacho, nang pinersecute ang mga Israelita ang nakabalik sa Seventh-day Adventist? Ano ba naman to? Ang tinutukoy sa Isaiah, Jace, magkakaroon ng persecution sa Israel at gagamitin ng Panginoong pamalo sa Israel ang Assyria. Paano nangyari nang pinalo ang Israel ang nakabalik sa Seventh-day Adventist? Ano nangyari yan? Ibig sabihin, nung panahong Isaiah, pinisigit ang mga Israelita, kaninong sinagoga ang pinasukan ni Kristo? Hindi ba? Lucas 4:16, nakaugalian ni Kristo mula sa kanyang pagkabata, pumasok sa sinagoga sa araw ng Sabat. Sino may-ari ng sinagoga? Seventh-day Adventist? Ano ba naman yan? Napaka-joker naman. Ay, halito Narbe, paluin mo nga yan. Sige, oh, sino sa mga tao nanonood ngayon ng matalino sa history? Bigyan nyo nga ako ng ano, ng legal na kasagutan kung saan is matatanggap ko naman beyond reasonable doubt ng mga Israel ay pinesecute ng Assyria ang natira sa Seventh-day Adventist. Paano nangyari yun? Ha? Fernando Camacho? Paano nangyari yun? Ang Seventh-day Adventist ang natira sa Israel? Ni hindi nga nakatapak ng Israel na si Ellen G. White eh. Uy, utak naman, utak. Hindi ka naman nakatapak na si Ellen G. White galing kay William Miller. Oh, paano na ang Seventh-day Adventist ang nalabis sa bayan ng Israel? Actual persecution ang naging bunga, sulpot. Uy, ano ba naman yan? Fernando Camacho, mukha yatang nagliligo ka ng tao rito. Ha? Tingnan ninyo ha, isipin lang natin, imagine lang natin, dumating yung panahon, pinagalaw ng Panginoon ng mga Assyria para paluin ang mga taga-Jerusalem na sumasamba na sa mga Diyos-Diyosan. Nang pinersecute ang Jerusalem gamit ang Assyria, sila lahat pinersecute. Tapos sabi, iilan lang sa kanilang makakabalik. Sabihin, may matitira sa Israel na siyang daranas ng persecution. Paano nangyari na pinersecute ang Israel ang nakabalik sa Seventh-day Adventist? Ha? Seventh-day Adventist, 1863 lang lumitaw, galing kay William Miller. Tapos, ibig sabihin pala, ang persecution nangyari sa panahon ng Isaiah, natapos ang persecution noong 1863. Palpak talaga. Dami, napakapalpak talaga ng kwento nitong si ano, si Fernando Camacho. Mukha yata napahaba yata ang kwento ko. Mukha yata ang magkakaroon to ng part 2. O sige, sa hilingin ko, baka ano, baka bukas pasundan ko ito ng part 2. Hilingin ko muna sa ano ha, na baka pasundan ko to ng part 2 bukas kasi mahabang usapin ito eh. Hindi kakasya yung ano, yung kalahating oras, pero kailangan kasi kalahating oras lang yung ano, yung limit ng video. Palpak talaga si Fernando Camacho, palpak talaga. Oh, ituloy pa natin ang kanyang paliwanag na ay naku, sobrang nakakatawa. Kaya sa aklat pa lamang ng Isaiah makikita na natin mahalaga sa Panginoon ang nalabi. Ayun, mahalaga sa Panginoon ang nalabi. Kaya nga hindi niya hinayaang maubos ang mga Israelita sa persecution nangyari.
Basahin niyo ang Isaiah 45 hanggang 46 para malaman ninyo na pinili ng Panginoon si Cyrus bilang ibong mandaragit upang siya ang magbalik sa mga Israelita sa mga lugar kung saan sila nanggaling at sila'y mailigtas mula sa matinding persecution ng Syria. Ngayon, sa Kapitulo 11 ng Aklat ng Isaiah, sa araw na iyon ay muling iuunat ng Panginoon ang kanyang kamay upang mabawi ang nalabi sa kanyang bayan mula sa Assyria, Egypto, Patros, Ethiopia, mula sa Elam, Shinar, Hamat at mula sa mga lupain ng baybay ng dagat. O yan, tingnan ninyo ha? Bistado lalo si Fernando Camacho. Ang sinasabi sa talatang ginamit niya, nagbabuking sa kanyang sabi rito, at mangyayari sa araw na yaon na ilalapag ng Panginoon uli ang kanyang kamay na ikalawa upang mabawi ang nalabi sa kanyang bayan na malalabi mula sa Assyria at mula sa Ehipto at mula sa Patros at mula sa Sus at mula sa Elam at mula sa Sinar at mula sa Amat at mula sa mga pulo ng dagat. Paano ngayon yan? Fernando Camacho, ano daw ang paliwanag ni Fernando Camacho? Ano daw paliwanag ni Fernando Camacho? Paliwanag niya, naniniwala daw mga Seventh-day Adventist na sila daw ang nalabi sa Israel. Eh paano to niya babawiin ngayon? Eh sinasabi dito, ha? Upang mabawi ang nalabi sa kanyang bayan na malalabi mula sa Assyria. Oh, Seventh-day Adventist ba yan? Bad shot talaga. Sobrang bad shot. Oh, tapos saan pa? Mula sa Ehipto. Oh, Seventh-day Adventist ba yan? Bad shot talaga. Oh, ano pa? Mula sa Patros. Oh, SDA ba yan? Naku, kwentong barbero ni Fernando Camacho galing sa Zeus. O ano, SDA ba yan? Ay, naku ka, ano? At mula sa Elam, o SDA ba yan? Nahihibang si Fernando Camacho rito. At ano pa, mula sa Sinar, mula sa Amat, at mula sa mga pulo ng dagat. O, yan ba ay Seventh-day Adventist? Ay, naku. Nalasing na si Fernando Camacho rito. Nagpapaniwala ka kasi sa kwentong barbero eh. Nangungopya ka ng aral sa ang dating daan ni hindi mo dinodouble check ang historical context ng binabasa mo. No? Dahil nakalagay Isaias, aba, ginagawa nilang prophecy. Ang hirap niyan, Fernando Camacho. Persecution sa Israel ang nakauwi sa Seventh-day Adventist. Ha? Pinersecute ang Israel doon sa Assyria. Pinersecute ang Israel doon sa Ehipto. Pinersecute ang Israel doon sa Patros, doon sa Kus, doon sa Elam, doon sa Sinar, doon sa Amat, doon sa mga pulo ng dagat. Pinersecute ang mga Israelita doon. Tapos ang nakauwi sa Seventh-day Adventist. Ay, malaking kahibangan yan. Sobrang laki ng kahibangan yan. Paglalarawan ito, mga kapatid, na muling babawiin ng Diyos ang nalabi sa kanyang bayan sa lahat ng dako nito. This is 18. Ito na ang naging katuparan ng pagtatayo ng iglesia sa ilang na nabuwaldan sa katugasan ng ulo ng kanyang bayan. Lalo pa nilagdagan ng kanyang problema. Tingnan mo, wala namang sinasabi doon na sa mga nakaraang talata na nawala ang iglesia sa ilang. Katunayan, hindi ba Lucas 4:16, basahin natin yung Lucas 4:16, ito yung kanilang paboritong talata eh. You know? Sabi sa Lucas 4:16, basahin natin, ang sabi ay ganito. Yan. At siya ay napa sa Nazaret na kanyang nilakhan at ayon sa kanyang kaugalian. Ano daw?
at siya'y napasa na sa ret na kanyang nilakhan. Mas maganda, gamitin ng ibang translation para mas malinaw. Pumunta si Jesus sa Nazaret, ang bayan kung saan siya lumaki. Ayon, saan siya lumaki? Gaya ng kanyang nakaugalian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng Sabat. Tumayo siya upang bumasa ng kasulatan. Kaso, idinugtong na ni Fernando Camacho ang Mateo 16:18, kung saan nangyari yon 30 anyos na si Kristo. Ibig sabihin, yung sinagoga na pinapasukan ni Kristo na kanyang nakaugalian ay pagmamay-ari ng iglesyang nabuwal. Yun ang kanyang paliwanag. Kung susundan ng kanyang paliwanag, si Kristo pala, nakaugalian pa ni Kristo na pumunta sa sinagoga ng iglesyang nabuwal. Kaso, turo ng Seventh-day Adventist, kung ano ang nakaugalian ni Kristo, doon din sila susunod. Bakit walang SDA na nagsisimba sa simbahan ng iglesyang nabuwal? Badya talaga, no? Sobrang badya talaga. Sobrang bad shot. Lagi niyo ginagamit ang Lucas 4:16, tapos sa kwentong barbero na ito ni Fernando Camacho, biglang lumitaw na yung sinagoga pala na pinapasukan pala ni Kristo ay pagmamay-ari ng iglesyang nabuwal. Bakit walang SDA ang sumunod sa kaugaliang sumamba sa simbahan ng iglesyang nabuwal? Ay, naku ka! Lalong nahirapan ang Hilito Narvay, sapakin mo nga. Para matauhan na, para matauhan. Nakakatawa ang kwento. Matagal na panahon ng pinaninindigan ng Seventh-day Adventist ang Lucas 4:16 na kailangan nating sundin. Pero sa kwentong ito ni Fernando Camacho, lumilitaw na yung sinagoga pala na pinapasukan pala ni Kristo simula sa kanyang pagkabata hanggang sa kanyang paglaki, ang mamayari pala yun ng iglesyang nabuwal. Bakit yon ang katuparan? Bakit naging katuparan ang Mateo 16:18? Bago siya magtatag ng kanyang iglesia, meron ng sinagoga na pinapasukan niya. Nabuwal na pala yun. Bad shot ka talaga, Fernando Camacho, no? Bad shot talaga. Buti na lang, nag-ano sa'yo si Angelito Narvay dahil sa kanyang kapanati ko. Na congrats, inireview ko yung mga talatang pinagagamit mo. Di nabuking tuloy, kwentong barbero. Bad shot. Kaya, mahaba-haba na rin tong record ko, lagpas na 30 minutos. Bukas ng gabi, hihilingin ko, si Brother John rin ang nakatoka para sa schedule sa topic. Hilingin ko muna, bigyan ko to ng part 2, continuation. Para makita natin kung napatunayan ba talaga ni Fernando Camacho na sulpot ang RCC gaya ng sinasabi niyo. Kaya, pahinga na muna ako. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the